Ecclesiasticus chapter 26. Papalad ang tao na may mabuting asawa, sapagkat ang bilang ng kanyang mga araw ay doble. Ang mabait na babae ay pinapagalak ang kanyang asawa at kanyang tutuparin ang mga taon ng kanyang buhay sa kapayapaan. Ang mabuting asawa ay mabuting bahagi na ibibigay sa bahagi nila na natatakot sa Panginoon. Maging ang isang tao ay mayaman o mahirap, kung siya ay may mabuting puso sa Panginoon, siya ay magagalak sa lahat ng panahon na may masayang mukha. May tatlong bagay na kinatatakutan ng aking puso, at sa ikaapat ay natakot akong mainam: ang panininirang puri sa isang bayan, ang pagtitipon ng masasamang karamihan, at ang kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay lalong masama kaysa kamatayan. Natapwat ang kapighatian ng puso at kalungkutan ay isang babae na naiinggit sa ibang babae, at isang salot ng dila na nakikipag-usap sa lahat. Ang masamang asawa ay isang pamatok na inalog-alog. Ang umahawak sa kanya ay parang may hawak na alakdan. Ang isang lasing na babae at isang gala ay nagdudulot ng malaking galit, at hindi niya tinatakpan ang kanyang sariling kahihiyan. Ang pagpapakapuktok ng isang babae ay maaaring makilala sa kanyang mapagmataas na tingin at talukap ng mata. Kung ang iyong anak na babae ay walang kahihiyan, ingatan mo siyang mahigpit, baka abusuhin niya ang kanyang sarili sa labis na kalayaan. Bantayan mo ang walang galang na mata, at huwag kang magtaka kung siya'y magkasala laban sa iyo. Ibubuka niya ang kanyang bibig na parang uhaw na manlalakbay pagka siya'y nakasumpong ng bukal, at iinom ng bawat tubig na malapit sa kanya. Sa tabi ng bawat bakod ay uupo siya, at bubuksan ang kanyang lalagyan sa bawat palaso. Ang biyaya ng asawang babae ay nakalulugod sa kanyang asawa, at ang kanyang karunungan ay magpapataba ng kanyang mga buto. Ang tahimik at mapagmahal na babae ay kaloob ng Panginoon, at walang halaga ang makakatumba sa isang isip na mahusay na tinuruan. Ang babaeng may kahihiyan at tapat ay dobling biyaya, at ang kanyang kontinenteng pag-iisip ay hindi matutumbasan ng halaga. Gaya ng araw kapag sumisikat sa kaitaasan, gayon din ang kagandahan ng isang mabuting asawa sa pag-aayos ng kanyang bahay. Kung paano ang maliwanag na liwanag ay nasa banal na kandelero, gayon din ang kagandahan ng mukha sa hinog na edad. Kung paano ang mga gintong haligi ay nasa mga tungtungang pila, gayon din ang magandang mga paa na may mabuting puso. Anak ko, ingatan mong maganda ang bulaklak ng iyong kapanahunan, at huwag mong ibigay ang iyong lakas sa mga dayuhan. Kapag nakakuha ka ng mabungang pag-aari sa buong bukid, ihasik mo ito ng iyong sariling binhi na nagtitiwala sa kabutihan ng iyong pag-aari. Kaya't ang iyong lahi na iyong iiwan ay dakila na may pagtitiwala sa kanilang mabuting angkan. Ang pokpok ay ituturing na dura, ngunit ang babaeng may asawa ay isang tore laban sa kamatayan sa kanyang asawa. Ang masamang babae ay binibigay bilang bahagi sa masamang lalaki, ngunit ang banal na babae ay binibigay sa may takot sa Panginoon. Ang sinungaling na babae ay umahamak sa kahihiyan, ngunit ang tapat na babae ay igagalang ang kanyang asawa. Ang babaeng walang kahihiyan ay mabibilang na isang aso, ngunit siya na may hiya ay matatakot sa Panginoon. Ang babae na gumagalang sa kanyang asawa ay hahatulan ng matalino ng lahat, ngunit ang humahamak sa kanya sa kanyang kayabangan ay ibibilang na masama ng lahat. Isang malakas na umiiyak na babae at isang sumbat ay hahanapin upang itaboy ang mga kaaway. May dalawang bagay na nagpapahirap sa aking puso, at ang ikatlo ay nagpapagalit sa akin: isang lalaking mandirigma na dumaranas ng karalitaan, at mga taong may pangunawa na hindi itinalaga, at isa na bumalik mula sa katuwiran sa kasalanan. Inihahanda ng Panginoon ang gayong tao para sa tabak. Ang mga ngalakal ay halos hindi mapipigilan ang kanyang sarili sa paggawa ng masama, at ang isang nagbebenta ay hindi mapapalaya sa kasalanan.